Yan. Ito po ang anemometer. Yan, used to measure for the wind speed. Okay. Used to measure the wind speed. So, ito po ang kanyang gawa. Ito ay gawa sa plastic cups. Yan. Then, ito po, makulay. Yan, may makulay pa tayong gawa. Ang mga bata. Then, ito po ay combination ng anemometer and then may wind vane. And then, ito po makulay. Ito yung pinaka-bago, malaki. Napaka-artistic. Okay? Yan ay gawa ng mga estudyante. Guys, papakita ko sa inyo yung mga gawa ng mga estudyante ko. Project nila, wind vane at saka anemometer. Ayan. Ito ay gawa sa plastic cups. Ayan, may styro ball pa. Ayan. And then, styro cups din. Ito. Styro cups. And ito po ay gawa sa yung palobo yung may bubbles, tapos ayan yung may joy sa loob, then gawa sa straw, bola na hinati sa gitna, and then straw, at yun naman po ay gawa sa styro cups, at may foundation siya na kahoy, at ito naman po ay gawa sa ayan may plywood na nilagari, and then may arrow, ayan. So, northeast, southwest, meron siyang wind vane and then anemometer. Dual purposes. Ito naman po ay gawa sa, yan, paper plate and then may arrow gawa sa straw. And then, pinagsama ang wind vane and then anemometer. Ayan. And then ito, ayan, gumagsak siya. Ayan. So, iyosin natin ang kanyang arrow sa taas. Ayan. So, wind vane po. Ayan, wind vane po yan. May north east southwest. And then, ayan. Wind vane din. Ito po, ayan. Makulay. Same time yun. May ikot-ikot siya. Oh. Oh, may arts pa yan. Ha? May kasama pang arts. Integration of arts. Yan. May ikot-ikot. At ito yung pinaka-bongga. Yan, gumamit siya ng bote for foundation and then mga color pencil na hindi na ginagamit. Yan, may design ng flamingo, then plastic cups, then may mga arts din, may bulaklak. Ayan, so look na napaganda, napaka-artistic ng mga batang ito. Ayan, so look, yan o, may ikot-ikot. Diba? Napaka creative ng mga bata. So, yun naman po at maraming salamat. Don't forget to like and share this video para magkaroon kayo ng idea kung paano nila ginawa ang mga kanilang projects. Yan. Ito ay, ang topic namin dito ay simple weather instrument. Yan, improvised weather instrument. Yan. So, alam na nila kung paano yan gamitin. So, ito, anemometer. It's used to measure the wind speed. Okay? Para malaman natin kung gaano ka ba, kung gaano nga ba kabilis yung hangin na ihip ng hangin. Yan. Then, ito naman po ay wind vane. Used to measure the direction of the wind. Kailangan malaman natin kung saan patungo o nagmumula yung hangin, yung ihip ng hangin. Yan po. So, ganda. Congrats sa mga nagpasa ng project.
Ito naman guys, ito sa wind vane, is used to measure the wind direction, kung saan patungo yung hangin. Kung ito ba'y patungo sa kaliwa, sa kanan, sa north, east, north, south, east, west. Yan po, kaya po siya may north, north, east, south, west. Yan po yung kanyang direction. Yan, ito po yung wind vane. Ito rin po yung wind vane. Yan po ah. Yan po yung kung saan siya ginagamit. A simple weather instrument used to measure the wind, used to measure the winds, wind direction. Ayan. Project po yan ng aking mga estudyante. Thank you so much guys sa inyong panonood.